mga 16 minutes na lang sa normal cycle ang gagawin natin dito, and then baka merong mensahe sa Ersa si Sir. Tanungin natin si Sir. Sir, may mensahe ba kayo sa Ersa? Okay lang, Sir. Okay na yung gawa. Hello, good morning mga ka-Ersa. So, today, meron tayong washing machine. Actually, nabuksan ko na to kasi kanina inobserve ko siya. Umuugong lang siya, and then ang sabi ni ma'am, baka daw sa nalaglag niyang takip, pero hindi naman siya tumama dun sa makina at nasa gilid lang naman siya. So, okay yung motor niya pa rin. Okay ma. Sa makikita niyo mga ka-Ersa, mukhang bago pa 'to, no. Ayan, no. American home siya. Ang kagandahan sa American home, plastic 'yung kaha, hindi nabubulok. Unlike sa ibang washing machine, 'yung ganito bakal ang plastic doon sa harapan lang. So, mas matibay po ito. Ang iingatan lang po natin dito mga ka-Ersa, 'yan 'yung motor natin. Kailangan sa dry place tayo nakalagay dito. Kasi po, pag mamasama sa yung lugar nyo at parang tunog eroplano na o tunog tambucho ng UV Express yung motor nyo, ibig sabihin marami ng kalawang yun. And then yung lubricant niya sa loob po na tuyo na. So ito po, ang problema nito, pagka in-start mo siya, nagpipill ng water, ayaw naman mag-wash. Ayaw din mag-spin. At sabi sa akin nung may-ari, minsan, pagka okay na, na-fill na siya ng tubig, kailangan ko pantulungan yung motor niya para umikot. And then, iikot siya. So, number one suspect ito. Sa mga veteranong mga technician, tawag nito, alam na po nila to. So, dito tayo sa mga baguhan. And then, naglagay ako ng pyesa ko doon. Pansamantalo muna natin siyang itatabi. Ayan, mga ka-Ersa. And then, i-check natin to siya ng normal na cycle niya sa wash niya. Okay mga ka-Ersa. So pag nagtawag kayo ng ng washing machine, kailangan lagyan niyo ng basahan para hindi magasgasan, kasi kung ganito kakinis yung gagawin niyo, nakakahiya na kayo pa ang unang makakagasgas dahil maingat yung may-ari. Okay, thank you mga ka-Ersa. Balikan ko po kayo. Okay mga ka-Ersa, tayo nagbabalik sin. And sinet ko na lang siya sa 46. And then, nasa low yung tubig natin para mabilis siyang mapuno. Tingnan natin mga ka-Ersa. Wait natin kung tama yung diagnostic ko doon sa problema niya. Hindi na po tayo nagbukas ng iba sa tunog at saka sa kaninang bypass na ginawa ko. Doon pa lang tawag nito. Inobserba ko na siya. So, hintayin natin mga ka-Ersa. Yan pala yung level ng tubig niya. At babalikan ko na lang po kayo. Thank you and God. Okay mga ka-Ersa, good morning uli. At tayo nagbabalik. Sa nakikita niyo po ngayon, siya po ay nagwa-wash na. Ayan po mga ka-Ersa. So normal cycle po ang gagawin natin dito hanggang sa mag spin dry po siya. Yan, tawagin na po natin si Sir at ipakita natin na nagwa-wash na siya. Ayan po. Observe muna namin to kasi minsan pagka sobra po tayong excited sa gawa natin, and then minsan i-declare na natin na ayos na, and then magloloko, nakakahiya po. Observe muna natin to kahit mga pinakamatagal na 5 to 15 minutes po. Ayan mga ka-Ersa. Kasi hindi naman siya tulong sa cycle niya. Ayan mga ka-Ersa. Pakinggan natin. So, kahit na technician po tayo, ang may-ari, ang mas may kabisado sa unit nila kung paano siya nagpa-function ng normal para sa kanila. So, ito mga ka-Ersa, observe muna tayo.
Balikan ko po kayo. Thank you and God bless. Okay, mga ka-Ersa, tayo nagbabalik. So, second rain niya na ito. Tuloy-tuloy pa rin ang wash natin. So, kanina, nag-spin siya. And then, nag-peel naman siya ngayon. So, kagaya ng usual na paglalaban natin, kusot, tapon tubig, tawag dito, lagay tubig, kusot uli. So, sa kanya, naka-ano siya sa 16 minutes. So, mga ka-Ersa, mga 16 minutes na lang sa normal cycle ang gagawin natin dito, and then baka merong mensahe sa Ersa si Sir. Tanungin natin si Sir. Sir, may mensahe ba kayo sa Ersa? Okay lang, Sir. Okay na yung gawa. Thank you. Okay. Maraming salamat, Sir. Okay. Nakikita natin yung bakas ng kasiyahan kay Sir. Medyo mabagal pa yata ako gumawa ng washing machine, mga ka-Ersa. Okay. Okay, mga ka-Ersa, i-observe ko na lang to, and then tatapusin ko na lang yung pag-observe ko dito. Kagaya ng sinasabi ko dyan sa mga baguhang tech, huwag nyong basta-basta iwanan yung trabaho nyo. Kahit na confident kayo sa ginagawa nyo, kailangan nyo pa rin i-check ng mabuti, i-observe nyo po ng mabuti. Okay, mga ka-Ersa? Maraming salamat po sa lahat and God.